Sa kabila ng pansarili mong pangangailangan, bukas ka ba sa pagtulong sa masigit na nangangailangan? Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, ginigiliw kong kapanalig. Dakilain natin ang Diyos sa patuloy na pagkakalob sa atin ng mga biyayang kinakailangan natin sa buhay. Pasalamatan natin siya sa mga panalangin nating kanyang tinugon. Maging sa mga panalangin nating hindi o maghintay pa ang kanyang tugon. Dahil nananalig tayo na bilang ating tagapaglikha, God knows best. At ipinagkakalob lamang ng Diyos ang mga kahilingan nating tunay na makabubuti sa atin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang magbigay ng taos-puso ng walang hinihintay na kapalit ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Tumingin si Jesus at may mayayaman na naghuhulog ng kanilang abuloy sa kabangyaman. At nakita rin niya ang isang pobreng byuda na naghulog ng dalawang barya at sinabi niya, talagang sinasabi ko sa inyo na pinakamahalaga sa lahat ang inihulog ng dukhang byudang ito. Naghulog nga silang lahat sa kabangyaman mula sa sobra nila. Subalit, inihulog naman niya mula sa kanyang kasalatan ang buo niyang kabuhayan. Sapagkat ang inabuloy nilang lahat ay iyong lumabi sa kanila. Ngunit ang inihulog ng balong ito ay ang buo niyang kabuhayan sa kabila ng kanyang paghihikahos. Ang pagkakawang gawa ay laging kalugod-lugod sa mga mata ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi lagi ng aming nanay, sana pagkalooban ako ng Diyos na maraming pera para makatulong. Nakikita ko ang nanay na gustong laging magtipid para may hawak siyang pera. Bakit? Dahil kapag may biglang nangailangan ng pera at humingi ng tulong, may maibibigay siya. Mga kapanalig, hindi natin kailangan dumami ang pera para makatulong. Nagpapakita ang mabuting balita ngayon na anumang munting maibabahagi ay malaking halaga na maituturing. Magbigay tayo at tumulong hindi galing sa sobra, kung hindi bahagi ng ating ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Yung dama natin sa puso na may kirot, pero may kapalit na galak sa puso sa pagbibigay. Mga kapanalig, maraming pagkakataon sa karanasan ng nanay na kapag itinulong niya sa kapwa ang kahit kunting pera na matagal na niyang itinago, madalas babalik ng doble o masigit pa sa halagang ibinahagi niya. Sinasabi ko din sa nanay, huwag lang magkakasakit na malubha ang isa man sa aming pamilya. Malaking biyaya na ito mula sa Diyos. O kung sakali mang may pagsubok na dumating at kami naman ang mga ilangan ng tulong, naroon ang makalangit na paghingi ng awa at tulong sa Panginoong Hesus. Walang natatago sa mga mata ng Diyos. Ano mang paghihirap ang ating dinaranas sa buhay, manalig at magtiwala sa mga kamay ng Diyos, laging gagabay. Sabi ng isang madre sa amin sa kanyang message sa akin, sometimes sunod-sunod ang pagsubok, pero hindi nauubos ang grasya ng Diyos. Mga kapanalig, may kalayaan sa takot, may kalayaan sa pangamba. Luha man ay dumaloy sa ating mga mata dahil si bigat ng pinapasang pagsubok. Lakasan natin ang panalangin sa Diyos. Mula sa langit, lalagi siyang nakatunghay at tayo ay yayakapin. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napaka-ikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa kanyang kapurihan.